Kasunod ng pagkakahuli ng ilang pulis dahil sa pangungutong at kidnap for ransom, isa na namang kabaro nila ang inaresto dahil daw sa droga. Nabatukan tuloy siya ng isang opisyal sa ng pulisya. Ito ang pagtutok ni Ivonne Aquino. Sa surveillance video na ito ng NCRP or Regional Special Operations Unit, makikita ang Pulis Maynila na si PO1 Ferdinand Rafael na bumabatak ng droga sa isang apartment sa Sampaloc, Maynila. This is a report from concerned citizen about a policeman involved in using drugs na nagbebenta rin siya. Kaya naman kagabi nagsagawa ng buy-bust operation ng RSOU at MPDDEU kung saan nabilan umano ng 1,000 pisong halaga na hininalang shabu si Rafael. Nakuha rin kay Rafael ang 11 sachet na suspected shabu na may estimated value na 102,000 pesos, weighing scale at mga drug paraphernalia. Mortal sin for the policeman na gumamit ng droga. Dahil ito ang lagi sinasabi natin, itong ating internal cleansing, di ba? Zero tolerance, no compromise tayo pagdating sa droga. Well, I just hope that this will be the first and the last sa MPD. Okay. Pag ako ang makakahuli sa inyo, papatayin ko kayo. 1995 daw nang ma-recruit sa pagkapulis si Rafael, pero nag-awal ito habang nagtitraining. 2002 nang ma-reinstate si Rafael at na-assign sa Caloocan bago nalipat sa MPD Traffic Sector 8. Iimbestigahan pa raw ng NCRPO kung awol pa rin ngayon si Rafael dahil ultimo pangalan ng kanyang mga superiors, hindi niya alam. District Director MPD. Ah, si General Canafia. O, ano first name? Si, hindi ko po pamilya. Ano yung tsura niya? Sa kayo po niya, sir. Si Mike. Ano kang klaseng pulis ka na hindi mo alam ang pangalan ni si Director mo, hindi mo alam ang first name nung iyong immediate supervisor? Hindi naman nakapagpigil si MPD Director Vicente Dano Jr. na binatukan si Rafael. Alam mo, maraming palusok na gustong gawin itong mga ito. Pero ang important... Maharap si Rafael sa kasong administratibo at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Marerelieve naman sa posisyon ang kanyang immediate supervisor sa Traffic Sector 8. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect na nakasaklay dahil daw sa kanyang leg injury. Ivonne Aquino, Nakatutok, 24 Oras.